guys! Welcome back to my channel! So, eto naman po tayo. Panibagong vlog na naman. Sorry kasi matagal akong nawala. Pero eto, nasa mood na naman. So, eto na. Hello pala ulit sa mga bago dyan. Please naman, pakisubscribe ang aking channel. And pag-click ang bell notification para ma-notify kayo. So, ito ang gagawin ko lang naman, maiksi lang naman siya. I-discuss lang natin yung mga curious, yung mga nagtatanong about sa vlog ko nung sa benefits ng Dayan 35 pills, side effects, and paano siya inumin. Ayun po yung vlog ko na yon, is marami po siyang views at marami pong mga nagtatanong about sa pag-take ng pills at kung papaano. So, maraming siya. So, yun nga po, naisipan ko, nagawan ko siya ng vlog. So, ito nga, para sabihin sa inyo kung ano ba dapat ang mga gagawin. So, ito na nga. Babasahin ko ngayon. At ipapaliwanag sa inyo kung ano ba dapat yung mga gagawin nyo. Kasi, marami din kasi mga nagtatanong. Marami talagang mga nagko-comment about sa pills, kung papaano, about sa Dayan pills. Ito na, babasahin ko ngayon ang mga nagko-comment. Iisa-isain ko sila para malinawan sila kung ano mga dapat gagawin nila kapag nagtitake ng Dayan pills 35. So, ito na, may nagtatanong po. Sabi niya dito, pwede po ba akong mag-take? 1 week na natapos yung period ko. First time ko po gamitin. Salamat. So, ako hindi ako doktor ha, para i-advise inyo kung ano yung dapat talaga. Pero, based sa experience ko, so ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung isasagot ko sa mga tanong nyo, base lang po sa experience ko. So, mas maigi pa rin po na magpa-check up kayo, ganun, para mas clear. So, ito sa akin, sa experience ko lang to. So, yun nga, pwede po ba akong mag-take? 1 week na natapos yung period ko. First time ko po gumamit. So, para sa akin, mas maiging gumamit ka ng pills, ng Dayan pills, ng mga, siguro mga second or third period mo bago ka uminom ng pills pag first time. Kasi kung 1 week na pala natapos yung mens mo, 1 week na pala yung mens mo. So, parang ang layo na, di ba? Para uminom ka ng pills. Ng Dayan pills. So, malayo na siya. So, dapat, pag nag-take ka ng pills, ng Dayan pills, dapat 1 to 2 or 3 days yung period mo, yung mens mo, bago ka iinom. Yun sa mga first time yun, mag-take ng pills. Eto pa, may nag-comment pa. First time lang po gumamit ng asawa ko ng Dayan pills. Uminom po kasi siya ng second days ng regla niya. Okay lang po ba yun? Salamat sa sagot. So, para sa akin, katulad niya sinabi ko kanina, di ba? Sa mga first time, sabi niya dito, uminom daw siya ng pills. Second day niya daw, second days ng regla niya. So, pangalawang period niya na sa mens niya. So, okay lang yun kasi, di ba, sabi ko kanina, first at saka second period mo or third, pwede yun. Kapag first time ka, pwede yun. So, ito pa, may nabasa pa ako. Nagtatanong din siya, si Maria Cristina, ano po ba yung epekto niyan kapag nag-smoke po habang umiinom ng pills? So, ako kasi, hindi naman po kasi ako nag-smoke. Hindi ko po alam kung anong pakiramdam, kung ano yung epekto sa akin. Kasi ako, umiinom ako ng Dayan pills, wala naman po akong bisyo. Minsan, umiinom din tayo, pero hindi po ako nag-smoke. Pero, sa tingin ko lang ha, wala naman sigurong effect kung mag-iosi ka or smoke or what. At the same time, umiinom ka ng pills, ng Dayan pills. Wala naman siguro, para sa akin. Pero, much better na magtanong ka sa
OB, ganyan sa mga doktor para mas malinaw. So, ito na. Next naman, si Hersey. Sabi niya, ma'am, paano po yan? Naka-apat na inom na po ako. Iba't ibang oras. Okay lang po ba yun? So, naka-apat na daw siya ng inom sa iba't ibang oras. Para sa akin, hindi naman perfect yung pag-inom natin eh. Kasi minsan, pag umiinom din ako, iba-iba din yung oras. Basta importante naman, eh, andun yung araw-araw ng pag-take mo ng pills. Kahit anong oras, okay lang. Para sa akin, kasi ganun din naman na ginagawa ko eh. Nagtitake ako ng kahit anong oras. Basta everyday or every night, umiinom ako. So, yun naman. Okay naman siya. Ito naman, si Beverly. Nagtatanong siya kung magkano daw yung Dian pills. Actually, halos mga 700 siya. Yan yung price niya. Pero isusulat ko na rin kasi kada bili ko, tinatapon ko agad yung resibo. So, na basta hindi siya umaabot ng 700 or 700. Mga naglalaro sa ganyan. Ilalagay ko na lang dito kung magkano siya. Ilalagay ko na lang. Si Rakisa naman, ang sabi niya, kawawala lang daw ng regla niya. Pwede ba akong uminom niyan? So, kawawala lang ng regla? Kapag kasi first time mo, pwede naman. Kapag ka first time mo, kasi pagka first time kasi mas maganda talaga na pagkaroon mo ng mens uminom kay para mas safe. Di ba? Pero kung kakawala lang ng mens mo, tapos wala ka namang contact sa husband mo or kung sino, pwede naman siguro kasi wala namang contact, di ba? Walang nangyayari. So, pwede naman siguro. Kapag hindi naman kasi first time, katulad ng araw-araw, every month umiinom tayo ng Dian pills, kapag ka hindi first time, ano na nga yung 7 days, di ba? 7 araw na pahinga, yung tinatawag na 7 days rest. Bago ka uminom ng panibagong pills. Sa mga first timer lang po na uminom ng pills, pwede po yung 1 to 3 days na period mo, tapos, o kaya after ng mens mo, I think pwede naman siguro, basta wala lang talagang contact. So, ito pa. May nagtatanong din, ito pa, si Chris Lay. As lang po, pwede ba uminom ng 2 p.m. ng hapon? Opo, pwede naman po siyang inumin na 2 p.m. kahit nga po gabi or umaga, whatever you like, diba? Kung anong mga gusto mong oras, inumin siya, kung saan ka komportable, inumin siya, kung saan ka hindi busy. Okay lang po, basta araw-araw siyang inumin or every night siyang inumin. Okay naman kahit hapon siyang inumin. Meron pang isa. Sabi niya, halimbawa po kung may regla ako, kailan ako magsisimulang uminom ng Dian pills? Halimbawa, kung first timer mo naman po uminom, kung first time mong uminom ng Dian pills, okay lang naman siguro start ng period mo, yun nga sinabi ko kanina, start ng period mo, siguro mga 1 or 2, 3 days, pwede ka nang uminom. Pwede ka nang magsisimula kapag first time mo. Kapag kasi hindi ka first time at monthly mo nang iniinom yung Dian pills, kailangan talaga may 7 pahinga. So, di ba, yung sinasabi ko nga nun sa vlog ko na yon sa Dian pills mga benefits, naubos mo yung 21 tablets. Kunwari ito. Ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba, yung sa isang vlog ko, kapag naubos to lahat, yan, andun yung 7 araw ng pahinga mo. After ng 7 days, may mens ka man o wala, panibagong inom ulit. Kasi nga, may mga nagtatanong din dito kung bakit parang late daw yung mens nila, yung period nila, nung ginamit daw nila yung Dian pills. Masasuggest ko lang po sa inyo base sa experience ko, late po talaga. Kahit sa akin,
kahit sa akin, naubos ko na siya lahat. Nakapagpahinga na ako ng 7 araw. Tsaka pa ako magkakaroon. Ganun po talaga. May minsan, natapos ko na yung pahinga ko. Mga 2 days, 3 days. Tsaka pa ako nagkakaroon. Pero, okay naman yung period ko. Okay naman siya. Ganun po talaga yung effect niya. So, parang late lang yung... Late lang tayong magkakaroon ng period. So, yun na nga. So, ito pa si A. Hernandez. Nagtatanong siya, paano pag single pa lang? Pwede po ba yun uminom para lang kuminis? Okay lang ba daw yun? So, para sa akin, kasi nung single ako, hindi ko pa siya na-try inumin. Hindi pa ako nakatry inumin na single ako. Hindi pa ako umiinom ng kung ano-ano noon. Ngayon lang ako uminom ng kung ano-ano. Ngayon lang ako uminom na Diane Pills. Ngayon may anak na ako, may asawa na ako. Pero kasi marami akong naririnig na may umiinom din ng mga pills kahit single sila, kahit wala silang asawa, wala silang anak. Umiinom din sila kasi unang-una sa mens nila, sa peer nila, hindi sila monthly nagkakaroon. Kaya yung ginagawa nila, umiinom sila ng pills para monthly sila nagkakaroon ng menstruation. Yun din yung purpose nila. Pero yung pagpapakinis po, pwede naman po ata. Pwede naman siya. Si Sleeping Dragon, nagtatanong din siya, pwede bang i-maintain to? Sabi kasi sa akin na hindi daw pwedeng gamitin to ng matagalan. So, ito yung masasabi ko, pwede naman po siyang i-maintain. So, pero magpapahinga po kayo ng mga pag nakatatlong taon na kayo or 2 taon na kayo, pwede po kayo magpahinga. Kasi mas maiging magpahinga din tayo sa mga kung ano-anong iniinom natin para din mas maano yung loob natin. Mas, siguro mas healthy, ganun. Pero para sa akin, mas maiging. Kasi iba din pagka lagi tayo umiinom ng kung ano-anong gamot, diba? Kaya mas maiging may pahinga din. Pwede siyang i-maintain 1 to 2 or hanggang 3 years, pero may pahinga ka rin. Mga, siguro pahinga ka 1 buwan, 2 buwan, okay na yun. Tapos, sunod-sunod maintain na ulit. Informative mga more videos, please. Thank you po. Thank you po kay Scott. Ito naman po, nagtatanong si Eileen Perez. Ano po ba ang tamang pag-inom ng Diane Pills? So ma'am, mas maigi din na panoorin niyo yung isang vlog ko about sa Diane Pills, sa mga benefits ng Diane Pills 35. Kasi marami din pong mga info doon kung ano yung mga dapat gawin, kung paano siya inumin, ano yung mga benefits. So marami po. Pero ngayon sasagutin ko din po yung mga katanungan niyo kung paano ba ang pag-inom ng tamang Diane Pills. So ito po ang pag-inom ng Diane Pills, ang tamang pag-inom. So, ito siya. Ito po yung itsura niya, ma'am. Ito po yung itsura niya. Naka-box siya. Ganyan. Ganyan. Tapos yung itsura niya, ito. Tsaka to. So, dito po, may nakalagay ng mga araw. Diyan. May mga araw dyan. Yung mga Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. May mga araw dyan nakalagay. Paikot po yan, paikot. So, ito nga, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ulit, Monday, Tuesday, tapos, pababa po siya, pababa ulit, may mga araw po dyan. So, ang gagawin nyo po ay susundan nyo lang po yung araw dito. May mga araw po dyan kung paano nyo siya inumin. So, for example po, nag-start po kayong uminom ng mga Tuesday. So, kapag nag-start kayo ng Tuesday, hindi po kayong iinom sa baba. Lagi nyo pong tatandaan na pag uminom po kayo ng Diane Pills, lagi pong sa taas kayo mag-uumpisang uminom ng Diane Pills. Like for example, Tuesday kayo uminom. Tuesday po ito, papunta po siya dito, ganun po, hanggang pababa, ikot. Tapos po, pag naubos tong isang pakete na ito ng Diane Pills, pwede po kayong mag-rest at andun po yung 7 araw na pahinga,
after niyong uminom ng Dian pills. Pagkatapos po ng 7 araw ng pagpahinga niyo sa pag-inom, uminom po kayo ng panibagong pills na mag-i-start kung saan yung araw kayo magsisimula. Iinom po kayo mga after ng pahinga, after ng 7 days, iinom kayo ng panibagong pills, may mens man o wala. Kasi ganun po talaga. Kasi base sa experience ko, yung pag-inom po ng Dian pills, after ng 7 days, medyo late pa po yung period ko, yung menstruation ko, late pa siya. Ganun po talaga ang effect ni Dian pills. Late yung menstruation niya. Minsan, nauna, minsan. Pero kadalasan po talaga late. Katulad po ng ibang nagtatanong dito, nagko-comment, late daw po yung menstruation nila. Sasabihin ko po is, natural lang talaga na late. Kasi ganun po nangyari sa akin. 7 days, hindi pa ako magkakaroon yan. Minsan magkakaroon, pero minsan hindi din. After pa ng 7 days, tsaka pa ako magkakaroon. So, may mens man kayo o wala, after ng 7 days, iinumin nyo po talaga or kailangan nyo uminom ng panibagong pills. May mens man o wala. Sa mga lagi-lagi na, sa mga monthly-monthly na umiinom ng Dian pills. So, yun na nga. So, ito naman, si Jean Lee Wagas. Sis, pwede ba siya uminom kahit wala pang mens? So, masasabi ko lang po kung pwede ba siyang inumin kahit wala pang mens. Yun po yung kakasabi ko kanina sa may pahinga, sa mga hindi na first timer. Sa mga hindi po first timer, di ba nga po, may 7 tayong pahinga. Kapag yung 7 pahinga, kahit wala kang mens, pagkatapos mo yung 7 rest na yon, kahit wala ka pang mens, pwede pong uminom. Dapat po talaga siyang uminom after 7 days ng pahinga mo. Iinom ka po talaga dapat. May mens ka man o wala. Sa mga first timer naman, talaga pong kailangan ay may mens kayo. Kagaya ng naunang sinabi ko, 1 to 2 hanggang 3 days bago kayo uminom ng Dian pills sa mga first timer. Dapat po talaga may mens or kahit after mens, pero basta importante walang contact. Aileen Perez. Sabi niya before ba siya uminom or after magka-mens? Nasagot ko na po siya kanina. So, ang tanong niyo po, kapag yun nga po ang sinasabi ko, kapag ka first timer niyo po sa Dian pills, kailangan po talaga uminom kayo ng Dian pills na may period kayo, 1 to 2 hanggang 3 days na may period kayo. So, pero pwede naman po after ng period nyo, uminom ka agad. Pero dapat po walang contact. Yun po yun. Ito naman si Ana Salazar. Sabi niya, pag inom ng pills kahit may regla ka, okay lang yun. O kaya pagkatapos ng regla, yun yung sabi nung nagpa-check up ako. So, nagsuggest siya. Okay lang naman. Yun yung sinabi ko, diba? Okay lang naman. Pero para sa akin, mas maigi na uminom ako ng pills. Kapag first timer ako, mas maigi na iinom ako ng yung magkaroon na talaga ako ng mens ng period 1 to 2 hanggang 3 days. Okay lang naman kahit after. Basta walang contact. Importante, walang contact. Pero kapag hindi ka na first timer, paulit-ulit tayo, kapag hindi ka first timer, kailangan andun yung 7 days na pahinga mo. After ng pahinga, may mens man o wala, kailangan mong uminom. Ito naman si Joanna. Nagtatanong si Joanna Marie. Ang sabi niya, wala bang side effects like headache or mood swings? Base sa experience ko, wala naman akong nararamdaman na headache nung umiinom ako ng pills, Dian pills. Kasi matagal na din po akong umiinom. Wala naman po akong masamang nararamdaman the way na iniinom ko siya, unlike sa mga ibang pills na na-experience ko na talagang andun yung, sa ibang pills, andun yung pananakit ng ulo ko, andun yung pananakit ng dibdib ko,
andun yung nagsusuka ako, nagsisikmura ako, masakit yung sikmura ko, mahapdi ako, yung panay ang tulog ko, ganyan, malakas ako kumain. Ganun po yung nararamdaman ko sa ibang pills na inyom ko before. Pero ngayon kasi kaya nga nagustuhan ko si Diane Pills kasi ang dami niyang mga benefits. Ang dami niyang magandang nagawa sa akin. Una-una wala siyang mga bad effects sa akin na katulad ng tinatanong ni Joanna Marie kung masakit naranasan ko ba daw sumakit ang ulo or etc. Sa akin kasi wala ako naranasan na pagsakit ng ulo. Wala akong naranasan ng pagsakit ng dibdib. Although nagkakaroon lang ako ng headache, normal naman pag nagkakaroon na ako ng dalaw or menstruation. Kapag nagkaroon ako ng menstruation, dun pa sumasakit yung ulo ko. Pero hindi yung katulad ng iba na araw-araw sumasakit yung ulo nila dahil sa pag-take nila ng iba-ibang pills, sa mga ibang pills. Sa akin naman, sa Diane Pills, base sa na-experience ko, wala naman pa ako na naramdaman ng mga bad effect na kung ano mang sakit ng ulo, wala siya. Ito naman ang isa pang nagtatanong, si Angelic. Sabi niya, pwede ba uminom kahit wala pang anak? So para sa akin, katulad nga nung nagtatanong dun sa pinakauna kung pwede ba uminom kahit single, ito naman masasagot ko, pwede naman kasi nga, di ba? Yung iba, yung iba kasing mga single or mga wala pang anak, umiinom talaga sila ng pills. Kasi gawa nung, alam mo yon, hindi sila nagkakaroon ng monthly period. May mga ganung babae. Kaya ang ginagawa nila, umiinom sila ng pills para monthly sila nagkakaroon ng period. Okay naman siya, pwede naman. So ito naman si Joanne. Nagtatanong siya. 35 years old na daw siya, pwede pa ba daw siyang uminom? Kasi ang iniinom niya daw talaga is lady pills. Pwede pa naman po sa, wala naman po atang ano, masama kung iinom ka ng Diane Pills at age of 35 years old. Wala naman po atang masama. Okay naman po ata. Pero mas maiging itanong niya rin po sa mga OB or kahit sinong malapit sa inyo na doktor na pagtatanungan ninyo. Especially mga OB kayo. Kasi kung 35 years old, pwede pa naman sa akin na, para sa akin, sa tingin ko, pwede pa naman. Pwede pa naman uminom kasi 35 years old pa lang. Ito naman, si Carl. Ang sabi niya, kaya pala, nanay ko kasi nung nag-pills, daming reklamo. Ganyan po talaga ang problema sa ibang mga nipi-pills. Marami kasing iba na iba yung effect sa kanila. Iba yung mga, alam mo yung parang, parang tiger ka na, parang lion ka na sa side effect, sa mga bad effect ng pills sa'yo. May iba talagang ganun. Ito, panibagong tanong ulit kay Anjanet. Sabi niya, itanong ko lang po, ilang araw ka ni Regla sa Diane Pills. So, nagkakaroon ako ng Regla sa Diane Pills, mga 5 araw po, 4 to 5 days, yung pagkakaroon ko ng Regla. Kasi, tayo iba-iba naman yung ano sa atin, 'di ba? Pagka nagkaroon tayo ng menstruation, may napapaaga, may sakto lang, may late, ganun. Pero tayo 'di ba, iba-iba naman yung ano sa atin pagdating sa mens. May konti lang, may madami, may sakto lang, may sobrang dami, ganun. Sa atin 'di ba, ang pagkakaroon natin ng menstruation, may ilang araw na may iba-iba naman yung ano natin. May iba na 2 araw lang, 3 araw. May iba naman na 4 araw. Ganun po yung sa akin. 4 araw hanggang 5 araw. Tanong naman, may nagtatanong si John. Sabi niya, paano pag lalaki pwede ba akong gumamit? So, pag sa lalaki po kasi,
kapag brusko ka, ganyan. Hindi po siya pwedeng gamitin yung Dian pills kasi nga, yung pills kasi may hormones yan, na pa, hormones ng pagiging babae, ganyan. Kaya usually yung mga nagtitake nito, mga female po, sila po yung madalas nagtitake ng pills. Pero kapag lalaki-lalaki ka naman, hindi po siya pwedeng uminom ng Dian pills o kahit anong pills. Sabi naman, ito panibagong tanong, sabi naman ni Angeline, magkano daw po yung pills? Magkano daw yung pills? So, ilalagay ko na lang dito kung magkano si Dian pills. Pero kasi si Dian pills naglalaro sa mga halos mga 700. Tapos, ito naman si Victoria Marie. Sabi niya, sa age kong 53, pwede pa bang uminom ng Dian pills? So, sa age ng 53, I suggest na magpa-check up muna kayo. May sarili kayong doktor or para alam niyo po mas malinaw kung pwede pa ba kayong uminom sa ganyang age. Kasi at age of 53, 50 pataas, madami na tayong mga complicated na mga sakit niyan. Pwede rin magkaroon tayo na hindi lang natin alam. Pwede rin may high blood na pala tayo. May diabetic na pala tayo, ganyan, hindi natin alam. Kaya mas maiging magpa-check up tayo bago tayo uminom ng Dian pills. Para mas clear at mas alam natin kung paano ba siya inumin at pwede pa ba siyang uminom sa ganyang age. Kaya mas maiging magpa-check up pa rin po tayo. At sinasabi ko sa inyo, sasabihin ko rin po sa inyo ngayon dito na ang pagtitake po ng Dian pills ay dapat po talaga ay may mas maiging magpapacheck kayo kasi nga bawal din po siya sa mga buntis, bawal din siya na sa mga nagpapa-breastfeed, at bawal din siya sa may mga kung ano-ano sakit, lalo mga high blood, ganyan po, bawal po siya. Ito naman si Ethel, nagtatanong siya, hi po, start ng mens ko today, Friday. Aling Friday po ang inumin, sa dami po kasi ng Friday. So, saan na ba yung pills? So, ito po sa Dian pills, papakita ko sa inyo. Ayan po siya. So, actually, madami naman kasi siyang Friday. Tatlo po yung Friday niya. Isa po sa taas. Ayan siya. May Friday po sa taas. At isa rin po sa baba. May Friday rin po sa baba. At may Friday dito sa gilid. So, tatlo po yung Friday sa taas, sa baba, at sa gilid. Kapag ka gumagamit kayo ng Dian pills, lagi po dapat uunahin ang first row o unang linya. Diyan po talaga tayo iinom ng Dian pills sa unang linya. At bago tayo bababa at matapos inumin lahat. Okay po ba? So, dapat talaga pag nag-iinom tayo, dapat po talaga sa unang linya. Sabi naman ni Louie, saan po ba ito mabibili ate? Sinasabi ko sa inyo, marami na pong pwedeng mabilhan like Mercury, Watson, kung saang butika. Pwede po kayo makabili ng Dian pills. So, tsaka hindi naman po kailangan ng reseta mula sa doktor ang Dian pills dahil ito naman po ay usually natin ang madalas natin ininom ngayon hindi na siya kailangan ng reseta at kung saan-saan siya pwedeng mabili. Ito naman tanong ni Wendy. Sabi niya, safety po ba gamitin sa partner yung 7 days na yon? Kung safety ba daw yung 7 days na yon na gamitin ka ng partner mo? So, masasabi ko po is safety po yung 7 araw na yon na gamitin ka ng partner mo. Safe na safe po yon gamitin. So, ito naman si Lynn. Panibagong tanong ulit. Hindi ko yan nasubukan. Salamat sa pagbahagi. So, try nyo po. Okay naman po siya. Kasi maganda at maraming benefits kay Dian pills. Maganda ang epekto. Maganda siya pang pakinis. Maganda rin siya pang paputi. Kasi yun naman yung na-experience ko. Yun naman yung nasa kung ano yung nakikita ko sa akin katawan. So, marami siyang epekto.
Marami siyang effect. Marami siyang epekto. So, yun nga. Pero yung mga sinasabi nila na bad side effect, wala naman po nangyari sa akin na masamang epekto na nagkaroon ako ng headache, wala naman pong pananakit ng ulo, wala naman pong pananakit ng sikmura, pananakit ng dibdib, wala naman pong ganun nangyari sa akin. At wala naman kong pagkahilo, pagsusuka, pagsisikmura, wala naman po so far, wala naman. At salamat kay Dian at hindi naman po nangyari sa akin ang ganong effect sa aking katawan. Wala naman po. So maganda siya, maganda yung effect niya sa akin. At yung sinasabi nila na pagkakaroon ng sakit ng ulo, yun lang po yung nangyari sa akin kapag ka, actual na talaga nagkakaroon ako ng mens. Kasi usually naman talaga, normal naman talaga nagkakaroon tayo ng pananakit ng ulo pagka may menstruation tayo, 'di ba? Normal naman 'yan. Normal din na nagkakaroon tayo ng paisa-isang pimples kapag ka may menstruation tayo. Ibig sabihin, nilalabas yung mga dumi sa ating katawan. 'Yun yung pagkakaalam ko. Pero kasi dati kasi ang dami ko talaga yung hindi pa ako gumagamit ng Dian. Ilalagay ko dito yung picture. Ko, hindi pa ako doon gumagamit. And then, sobrang dami ko talagang pimples. Ang dami ko talagang pimples sa mga ilong, sa baba ko, sa dito sa cheeks ko, dito sa pisngi ko. Ang dami-dami talagang pimples. Gumamit ako ng inject na pagpatanggal ng pimples. Ginamit ako na ng kung ano-anong pangpahit para lang mawala yung mga pimples na yun. Pero wala talagang effect na hindi talaga siya nawala. Pero nung gumamit ako ng Dian Peace, sobrang ganda talaga ng epekto sa akin. Nawala talaga yung mga tigyawat ko at kuminis ang aking face. So, kita nyo naman. At yun talaga. Kaya nga minintin ko siya kasi nga maganda yung effect sa akin. Sa akin po ha, ewan ko lang sa inyo kung ano yung effect sa inyo. Kasi iba-iba naman po tayo ng ano ng katawan, di ba? Hindi naman tayo pare-parehas kung ano yung effect sa atin. Kaya, itatry nyo po. At saka po about sa pag-maintain, mas maigi pong i-maintain nyo taon, di ba? Mas maigi po i-maintain nyo tuloy-tuloy po talaga. Kasi kung paputol-putol, kunwari inom kayo ng month na to, sa susunod na month hindi, sa susunod na month iinom, kung paputol-putol po, wala po talagang effect yan. Kaya mas maigi tuloy-tuloy po yung pag-inom at pag-take nyo ng Dian Peace. Para mas makita at malaman nyo kung effect ba talaga sa inyo. Epektado pa talaga. Epektado? Ano ba talaga? Kung effect ba talaga sa inyo yung Dian Peace. Mas maiging tuloy-tuloy nyo. Ito naman, si Mary Rose nagtatanong siya. Sabi niya, pwede ba gumamit ng Dian Peace kahit pang 2 days ko ng menstruation? Opo, pwede naman po. Gaya nung sinabi ko sa inyo kanina, kahit first period nyo po, second, third, pwede nyo siya, pwede kayo uminom sa tatlong yan, sa unang regla nyo, pangalawa, pangatlo. O kaya, kahit after po ng mens nyo, pwede naman po, basta walang contact, pwede naman. Mas maigi nga uminom na may menstruation kayo, may mens kayo eh. Kesa wala. Kasi, nakakatakot din pag uminom ng pills na wala pa yung mens niyo. Yun sa mga baguhan na. Ito naman si Jayan, ang tanong niya, paano po ate pag 7 araw na natapad ding regla? Kung mangyayari. Kung yung 7 araw na yon, sa 7 pahinga niyo na yon at wala pa rin yung mens niyo, kasi sa akin, kasi ano nangyari kasi sa akin, minsan kasi late yung menstruation ko. Yung sa 7 araw na yon, minsan wala pa. So sa'yo naman, kung 7 araw ay wala pa, magbilang kasi mula sa 7 araw, pagkatapos ng 7 araw at wala pa, magbilang kayo ng 1 at ano, pang 2 days. So bali 9 days. So yung 2 days na yon, kung wala pa din, I suggest na magpa-check up kayo sa inyong doktor para mas clear talaga at mas malinaw kung bakit wala pa yung mens nyo, ba? Diba? Para mas okay, mas malinaw. Kasi hindi ko rin naman masasabi yan kasi hindi naman din ako doktor.
base lang din sa mga na-experience ko at base din sa sinabi ng OB sa akin. Kasi ako naman talaga, bago ako mag-take ng Dayan Pills, may OB ako at nagpapa-check up din ako bago ako nag-inom ng Dayan Pills. Kaya po, kung ano mang experience ko, kung ano mang nalalaman ko about sa Dayan Pills, ito po yung ginagawa ko ngayon. Sinasuggest ko at yung mga tanong at sinasagot ko sa kanila yung mga tanong nila. At ito naman, panibagong tanong, si Joy. Sabi niya, madam, pag tinigil ko ang pag-inom ng Dayan 35, ilan days bago ako mag-mens ulit? So, ang sinasabi niya, pag tinigil niya ba daw yung Dayan pills, sa pag-inom, ilang araw daw bago siya magkaroon ng mens? Hindi ko po yan masasabi kasi gaya nga nasabi ko, iba-iba naman po ang pag-ano natin kung kailan tayo magkakaroon, may mapapaaga, may mapapalate, may sakto lang, ganun. Kasi para sa akin kasi, ako kasi medyo late ako dito sa Dayan Pills. Pero ang importante naman, buwan-buwan na ako nagkakaroon. Huwag lang mag-late ng isang taon, isang buwan, ganun. Huwag naman. Ito sa akin, days lang talaga ang late niya. Pero yun nga, okay lang naman. May iba naman napapaaga, ganun. Sa kanya naman kasi, ang tanong niya kung ilang days daw, pagkatapos na daw uminom ng pills, ilang days daw bago that night. Usually naman po, magkakaroon ka mga nasa 7 araw, yung 7 araw muna yun na pahinga, dun ka po magkakaroon. Usually dun ka magkakaroon. Ito naman si Yaflora. Ang tanong niya, madam, maganda ba ang effect din po ba? Epektibo din po ba yan sa mga pimples and all over the body? Pero masasabi ko po, epektibo talaga siya kasi nga gaya nga sinabi ko kanina, nung di pa ako gumamit ng Dayan Pills, sa sobrang dami ko talaga ng pimples sa ilong, dito sa baba, dito sa pisngi, ang dami ko po talagang pimples. Nung time na hindi pa ako gumamit ng Dayan Pills, nito gumamit na ako ng Dayan Pills na wala rin mga pimples ko at kuminis na yung mukha ko. Kuminis na yung mga skin ko sa katawan ko at para sa akin pumuti ako. Parang ganun. Ganun yung effect na nararamdaman ko, nakikita ko sa aking katawan. So, meaning, effective talaga sa akin. So, sana maging effect din sa inyo. Kasi iba-iba naman yung effect sa atin, diba? Meron naman dito, sabi ni Jazz, sabi niya, ilang months daw ako nag-take ng Dayan Pills. So, ano na po, matagal na po, hindi lang po siya months, kundi taon na po, mga 3 taon na po ako nag-take ng Dayan Pills, kaya ganito na lang yung effects niya sa akin. Kasi kung mag-take kayo ng pills, wala talagang effect sa inyo kung paputol-putol, diba? Kaya nga, i-suggest kung gusto nyo kuminis, gusto nyo ng magandang effect talaga, I suggest na ituloy-tuloy nyo po yung pag-take ng pills. Hindi siya paputol-putol talaga. Dapat tuloy-tuloy para maganda yung effect sa inyong katawan, sa inyong skin. Si Wern Dem naman, nagtatanong siya, pwede po ba yun sa akin? Sa tingin ko, lalaki siya. Yun nga po yung sinabi ko kanina. Kung brusko kayo, kung lalaki talaga kayo, ganyan, para sa akin, hindi siya pwedeng inumin. Kasi may hormones talaga ang Dayan Pills o iba-ibang kung ano-anong pills, may mga hormones talaga yan. Hormones na para maging babae. Kaya usually gumagamit ng mga Dayan Pills yung mga shimil po. Hindi po yung mga lalaki talaga. Tapos, eto naman, may panibagong tanong ulit. Si Stella, sabi niya, pwede ba yan sa walang asawa o boyfriend? Paano mag-take na Dayan Pills? Ang gusto ko lang kasi kuminis at pumuti. Please reply. So, sa mga single dyan, sa mga walang asawa, walang mga anak, pwede naman po siya mag-take. Kasi nga, diba, yung iba, ginagawa nila para lang magkaroon si yung mga single na walang asawa, walang anak, nagtitake din po sila ng Dayan Pills o nagtitake din po sila ng pills para po magkaroon sila ng monthly period. Yun po yung ginagawa nila.
Kaya siguro okay naman, pero I suggest na magpa-check up kayo kung okay ba sa inyo na gumamit kayo ng Dayan Pills kahit wala kayong asawa o wala kayong mga anak. Yun po. Gusto niya lang daw kuminis, okay naman. Pwede naman, kasi kung ayaw niya mabuntis, di ba, why not? Bakit pwede naman uminom? Ito naman yung panibago ulit ang tanong, sabi ni Celeste. Hello po, kakabili ko lang ng Dayan Pills. Pwede po ba uminom kahit hindi pa nagkakaroon? May picos din po ako. Hindi po siya pwedeng uminom ng pills na wala ka pa pong mens. Kasi mahirap po yun. Kapag uminom ka ng pills tapos wala ka pang mens, pwede ka pong mabuntis. Pwedeng magka-complicated, diba, na hindi nyo alam. Mahirap po kasi. Kaya nga kailangan po talagang uminom kayo ng Dayan Pills na may menstruation po kayo sa mga first-timer. Na uminom kayo ng first, second, third ng mens nyo. O kaya after ng mens nyo na walang contact. Pwede naman po yun. Basta wala lang contact. Ito naman, sabi naman ni Randy, sabi niya, paano po ba pag sinimulan pag-inom ng pills? Mula ba sa baba o taas? Gaya po ng sabi ko kanina, ang pagtitake po ng Dayan Pills ay mula po talaga sa taas. So, mag-start ka dyan kung anumang araw na uminom kayo ng pills. Kunari dito, mag-i-start kayo ng pag-inom ng pills sa taas po talaga. Bago kayo bababa. Taas po talaga lagi. Hanggang maubos nyo yung isang pakete. Ito naman si Jirly. Sabi niya, hello ma'am. One and a half month pa lang yung baby ko. Di pa ako nagka-mens, pero may contact na kami kagabi ng mister ko. Di pa po ako nagka-mens. Pwede po ba mag-take ng Dayan Pills? So, sasabihin ko po sa inyo, mami, di po pwedeng mag-take ng Dayan Pills pag one and a half month pa lang yung baby nyo. Lalo pag nagpapa-breastfeed kayo, delikado po kasi yun sa baby at nakakasama po sa kanya yun kapag nagpapa-breastfeed kayo tapos baby pa lang po yung baby nyo. Kung hindi man kayo nagpapa-breastfeed, okay lang naman po. Pero kung may contact na kayo ni Mr. Mo, tapos bago kayo iinom pala, hindi pa pala kayo nakainom ng pills, tapos may contact na pala kayo, so hindi po siya pwedeng uminom kayo ng pills, tapos may nangyari na pala sa inyo. So, hindi po siya pwede. Ito naman si May Manalo. Kailangan po ba may reseta bago ka bibili? So, masasabi ko po, wala po siyang reseta. Hindi po kailangan ng reseta bago kayo bumili ng Dayan Pills. Kasi usually naman, iinom natin to. Lagi naman to iniinom natin. Like mga vitamins, di ba? Pag bumibili ka ng vitamins, hindi naman kailangan ng reseta. So, pares lang din ang Dayan Pills. Pares din ang kung ano ng pills na iinomin natin. Hindi siya kailangan ng reseta. At ito naman, panibagong ulit tanong mula kay Wena. Sabi niya, first time user, paano po dapat gawin? So, first time user, panoorin niyo po yung isang video ko kung paano inumin yung Dayan Pills, anong mga side effect, anong dapat ba gawin, paano ba maging safe. Dun po, andun po lahat. Pero, sasabihin ko na sa inyo kung paano siya inumin. So, gaya po na sinabi ko kanina, kung anong araw kayo mag-inom, sabihin na natin Tuesday kayo uminom, mag-start po lagi sa unang linya. So, dito Tuesday, start kayo sa unang linya, pababa na po yan hanggang matapos nyo. At pagkatapos nyo po yung 21 tablet na inumin, may 7 araw po na pahinga. Tapos, after ng 7 araw, iinom na po ulit kayo ng panibagong pills, may mens man kayo o wala. Para po, safe. Ito naman si Kay, sabi niya, is it okay if I use Dayan and Potency at the same time? Okay lang ba daw uminom ng Dayan Pills na umiinom din siya ng Potency? Actually, okay po yan. The best pong inumin yan, i-combine si Dayan Pills at si Potency. Kasi sabi nila, based on my experience din, kapag ka ininom mo yung Potency at si Dayan Pills, lalong nagbo-boost. Alam mo yon, lalong
Lalong nagiging effect, maganda yung effect ni Diane Peels kapag ka sinamahan mo ng potency. Mas lalo kang kikinis, mas lalo kang gaganda at puti. Kasi sabi nga nila, di ba ang potency, hindi lang naman para kuminis ka. Kasi ang potency kasi may kasama din yung collagen. Yung collagen na yun, alam mo kung ano yon. Ang collagen na yun para kuminis tayo at bumata. So, masasabi ko maganda talaga i-combine na yun. Kasi ang collagen, ang potency naman yun, hindi lang para kuminis tayo, kundi maging ma-healthy tayo at lumakas yung immune system natin. Kasi ang potency pang palakas ng immune system. Pagod na ako. Oh my God. Ang daming tanong. Paos na ka. So, ang dami talaga yung tanong. Ito naman si Leanne, pero thank you sa mga tanong nyo at thank you sa inyo dahil na-appreciate nyo ang aking video, ang aking vlog about sa Diane Peels, sa mga benefits. Salamat talaga at sinisikap ko ngayon na sagutin lahat, isa-isa yung mga tanong nyo. So, ito na. Ito naman si Leanne, gusto ko din gumamit man madam, pero natatakot lang ako. Huwag niyong katakutan kasi may doktor naman, di ba? Pwede naman kayo magpa-check up bago kayo uminom. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bago kayo uminom, mas maganda magpa-check up kayo sa OB nyo, sa doktor nyo, para mas clear at kung paano nyo inumin, di ba? Kasi sa akin, sa mga... sinasabi ko ngayon, sa base lang to sa experience ko, at sinasabi ko ngayon, base din sa OB ko, sa... nung time na nagpa-check up ako, ito din yung sinabi sa akin at sinishare ko lang din sa inyo para alam nyo din kung ano dapat gawin, di ba? Ito naman sabi ni Yang, sabi niya, ang Diane 35 ba ay sa unang pag-inom ay makakaranas ka ba talaga ng spotting? Sa akin hindi. Kasi sa akin hindi pa naman ako nakakaranas ng spotting nung unang inom ko. Wala naman po. Wala, siguro iba-iba din tayo kasi may iba nagkakaroon ng spotting, may iba naman na hindi. Ito naman, panibago ulit ang tanong, sabi ni Malu, hello, ask ko lang, pwede ba uminom ng Diane Peels kahit may regla? Tuloy lang ba ang pag-inom pag may regla? Opo, pwede naman po, yun yung sinasabi ko, lalo sa mga first-timer, mas maganda uminom po ng Diane Peels na may menstruation po. Para mas safe po, yun po yung sa mga first-timer ha, 1 to 2-3 days na may mens ka, yung po yung pag-inom ng Diane Peels, inumin mo on day na may mens ka, 1 to 2 days, 1 to 3 days, 1 to 3 days. Dun po kayo pwedeng mag-start na may mens ka. Pwede po after ng menstruation, pwede naman po. Pero dapat po talaga wala kang contact bago ka uminom. So, yun na. Ito naman si Rota Aiza. Sabi niya, may nabili na akong Diane, pero di ko pa natik. Antay ko pa yung mens ko. Excited na ako sa result. Opo, maganda po talaga ang resulta ng Diane Peels. Kaya, okay, congrats sa pag-inom mo. Excited na din ako. Ito naman si Aisha. Sabi niya, kailangan po ba talaga may pahingang 7 araw? Paano kung wala pang 7 days din at na ako ulit? Dinat na ako ulit. Iinom pa ba ulit ako ng panibago? Opo naman. Kagaya nga po ng sabi ko kanina, di ba? Kailangan po talaga may 7 pahinga. Yung 7 pahinga na yun kasi, yun po yung pahinga natin sa pag-inom lagi ng gamot ng pills. Kaya ang kailangan, nandun yung po yung 7 pahinga na yon. Yung 7, tinatawag nila na 7 rest days. Tapos, kung dinatnan po kayo dun sa 7 araw na yon, kung napaaga, kung dun sa 7 days na pahinga nyo na yon, kung dinatnan kayo, okay lang po yon. Basta after ng 7 days, uminom po kayo ng panibagong pills. Yun po yung the best. Yun po yung proper way. Paano daw kung wala pang 7 araw tapos dinatnan na siya? Okay lang po yun. Kahit wala pa pong 7 araw na pahinga tapos dinatnan na po kayo, okay lang po yun. Basta andun po yung 7 araw.
bago po kayo iinom ng panibagong pills. Ito naman si Rosaline, sabi niya, ganun pala yun, madam. Safe ba yun? Safe ba daw siya gamitin? Safe naman po. As long as may doktor ka naman, kung nagpa-check up ka naman. Pero kasi hindi naman siya masama inumin sa mga ayaw mabuntis. Okay lang naman po. Safe naman po siya. Si Criza naman, sabi na, what if ma'am, after 7 days rest, pagkatapos ng isang box, after 7 days, hindi ka pa din binalikan ng period mo. Okay lang po ba uminom ulit kahit wala pang period? Okay naman po uminom ulit ng panibagong pills after ng 7 days kahit wala ka pang period. Kasi yun naman po yung sinasabi ng OB ko. After mo ng 7 araw na pahinga, uminom ka ng panibagong pills. May mens ka man o wala, iinom ka pa rin ng panibagong pills after ng 7 days. Kung wala ka pa rin mens, mga after ng 7 days, magbilang ka ng 1, 2. Kung wala ka pa rin mens, mas maiging bumili ka ng pregnancy test, baka buntis ka, or mas maiging magpa-check up para mas clear po na kung ano po yung problema sa inyo, okay? Ito naman ang panibagong tanong din kay Lady. Sabi na, what about sa weight? Did you gain weight po while taking these pills? Ang ingay ng kotse. Sabi niya, kung nag-iba daw yung timbang ko, kung lumaki ba daw yung timbang ko, bumigat ba daw yung timbang ko, while nag-take daw ako ng Dian pills, masasabi ko po sa inyo, hindi naman po nag-iba yung timbang ko, hindi ako bumigat, hindi ako tumaba, hindi nagbago yung katawan ko nung uminom ako ng pills. Ganun pa rin naman po yung timbang ko. Hindi naman siya nagtaas ng timbang. Sure. Sabi niya, sis, may nakapagsabi sa akin, first day ng mens, magti-take din after ng 21 days, stop na for 7 days. Tapos, aantayin mo lang daw yung next period mo before mag-start ka ulit. Pag mag-take ka para di ka malilito, okay lang po ba yun, sis? Gusto ko kasi i-try. Di kasi ako hiyang sa injectable family planning. So, may nakapagsabi daw sa kanya na after daw maubos yung 21 tablets at pagkatapos daw ng at pag na-stop daw yung 21 tablets, pagkatapos daw uminom ng 21 tablets for tapos 7 araw na pahinga, tapos pag-antayin mo daw yung period mo kung napaaga ba daw, okay lang ba daw uminom? Okay lang ba daw mag-start ulit? Kahit napaaga yung mens, tapos mag-start ka ulit ng panibagong pills. Para po sa akin, mas maiging, para malinaw naman po, di ba? Hindi naman po kayo malilito ng after, pagkatapos ng 7 days na yon, na pahinga na yon, iinom po kayo ng panibagong pills. May mens man kayo o wala. Hindi kasi kayo, pagdating kasi dito sa Dian pills, hindi po tayo magbabase sa mens. Magbabase po tayo sa 7 araw na yon bago po tayo iinom ng panibagong pills. So, kailangan natin ng 7 araw. Doon po tayo magbabasa sa 7 araw na yon. Dapat sundin natin kung ano yung mga procedure, mga anong dapat gawin. Para mas clear, di ba, kung anong procedure niya. Ito naman, panibagong tanong ulit kay Vicky. Sabi na nakakaputi daw itong Dian pills. Sabi nila, opo, yun naman po yung nakikita ko sa sarili ko. Yun po yung napapansin ko sa sarili ko. Nakakaputi siya, nakakinis siya. Hindi naman siya 100, pero hindi naman siya 100% talaga nakakaputi. May, parang nag-light ka lang, nag-glow ka lang, ganun. Ganun yung effect niya sa akin. Si Emily naman, Emily Rose, sabi niya, ma'am, ask ko lang, nakaubos na ako ng isang pakete ng Dian pills, tapos last inom ko ng Sunday. After 3 days, nagkaregla na ako. Tanong ko lang, kailan po ako iinom ulit? Salamat and God bless. Sana makapag-reply kayo. Oh, yun po. Ito na po yung sasagot ko sa inyong katanungan. Diba, tapos na yung 21 tablets niya, tapos
after ng 21 tablets, nagkaroon ka na ng, after 3 days, nagkaroon ka na pagkatapos ng 21 tablets nyo. So, meaning napaaga yung mens nyo, or sakto lang naman po yan, okay lang naman po yan yung mens nyo. Kahit after 3 days po, nagkaroon na po kayo, antay nyo po talaga yung 7 araw bago po kayo yung, bago po kayo iinom, kasi yun po kasi yung procedure. Dapat antayin nyo yung 7 araw na pahinga. Kung, di ba, kunwari, 21 tablets, ubos nyo na yan. Tapos, yung 3 days na yon, after 3 days, nagkaroon ka na ng menstruation. So, yung after 3 days na yon, hayaan nyo lang po, basta yung 7 araw, nandun po yung 7 araw na pahinga bago kayo iinom ulit. Ito naman po ang panibagong tanong ulit kay Amarine. Sabi niya, hi po, ask ko lang po, kung kailan po ba mag-take ngayon ng pills kahit di pa dinatnan. Sakto po kasi kakabili ko lang ng pills. Gusto ko po kasi sana mag-take ngayong gabi kaso matagal pa ako madatnan. Every 10 days kasi of the month, kasi ako dinatnan. Medyo matagal pa, need ko pa bang antayin yun bago mag-take? First timer user. Thank you po, response. Masasabi ko lang po, mas maiging mag-antay na lang po tayo ng menstruation natin. Huwag po tayo magmamadali. Darating po tayo sa time na iinom po tayo, kasi kung magmamadali tayo at wala sa tamang procedure, pwede po tayo magkamali at mabuntis tayo. So, mas maigi na antay po natin yung menstruation natin para sa mga first time user, mga first timer user. Kailangan po natin ng may menstruation tayo 1 to 2, 3 days bago tayo iinom. Or after ng menstruation, basta po walang contact. Yun po yung masasabi ko. Mas maiging mag-antay na lang tayo ng menstruation para safe din, di ba? Ito naman si Heidi, sabi niya, totoo ba nakakalaki ng boobs ang Dayan pills? Kasi malaki na yung boobs ko, baka lumaki palalo. Para po sa akin, hindi siya totoong lumaki. Kasi ako, for the 3 years na iniinom ko siya, hindi naman siya lumaki. So, ganun pa rin naman yung size ng dibdib ko. Flat pa rin naman. Wala pong nangyari sa akin. Siguro sa iba may nangyari man, pero sa akin wala po talaga. Si Shane, si Argus Shane, sabi niya, hi sis, first time ko mag-take ng Dayan 35. Pwede ba sa 38 years old? Pwede naman po siya sa 38 years old. As long as wala ka naman pong sakit, wala naman pong complicated na kung ano na nararamdaman mo, okay lang po kahit 38 years old ka na. Kasi para sa akin, ang 38 years old is bata pa naman yan. So, okay naman po siya. Si Dika naman, ang tanong niya ay, sis, okay lang ba mag-take ng pills ka sa first day of mens? Kahit first timer user ako ng Dayan, pwede ba yon? Wala naman bang masamang epekto kung first day mens akong uminom? Mas maigi nga po na okay lang naman po, mas maigi na uminom kayo ng first mens nyo, kahit man first, second, third, fourth, or kahit after mens, basta walang contact. Okay lang po yun, basta may mens kayo pag mga first-timer user kayo. Kesa naman iinom kayo ng Dayan pills na wala pa kayong menstruation. O, diba? Sa mga first-time user lang, ha? Ito naman, kay Miko, sabi niya, pwede ba yan inumin ng lalaki para kuminis ang balat imbis na uminom ng collagen? Mahal kasi ang maintenance ng collagen. So, yun nga po, ang collagen kasi medyo may pagkamahal din talaga. Masasabi ko lang, hindi siya pwede sa lalaki. Kasi ang lalaki kasi, lalo na pag brusko, yung lalaki-lalaki talaga, para sa akin, hindi siya pwede. Kasi yung pills kasi natin, may mga hormones kasi yan. May hormones siya na pangbabae, pwede maging babae, ganun. Kaya nga, ang nagtitake ng Dayan pills, usually mga female, ganyan. Kasi gusto nila maging maturang babae. May mga hormones nila. So, ayun na po. So, ito naman si Elaine Grace. Sabi niya, madam, pwede ba akong uminom niyan kahit wala pa akong anak?
Ang alam ko po kasi may side effects yan sa ovaries. So, ito yung masasabi ko. Pwede naman po. Pero I suggest na magpa-check up kayo sa OB niyo, sa doktor niyo, para mas clear. Pero sa akin, para sa akin, pwede naman. Kasi yung iba nga, ginagamit nila ng mga, yung mga single, yung mga walang asawa, walang mga anak, ginagamit nila para pang monthly period nila. Kasi nga, yung iba kasi, hindi nagkakaroon ng monthly period. Kaya yung ginagamit nila, nagtitake sila ng pills. Pwede naman. Pero magpa-check up na rin kayo. Si Marilo, sabi niya, first time ko kasi uminom na sis. Uminom na ako pero wala pa rin ako mens. Nag-start po ako noong January 6, so bali isang banig na po naubos ko bago magdating mister ko, sabi niya. Antayin niyo lang po kasi si Diane Pills, usually kasi late siya. Para sa akin ha, sa experience ko, madalas ako late. Pagkatapos ng 21 tablets ko, sa pitong araw na yun, inisa pa nga hindi ako magkakaroon, doon pa ako magkakaroon sa pitong araw na yun, doon pa ako magkakaroon sa first day, ganun, second day, mula sa pitong araw ko, doon pa ako minsan magkakaroon. Usually kasi late siya, antayin nyo na lang. Pero kung wala, sobrang tagal talaga na wala pa yung mens nyo, mas maigi magpa-check up kayo para mas clear, malinaw sa inyo, di ba? Tapos, ito naman, may tanong ulit si, may panibagong tanong ulit si Jenaline. Sabi niya, simula nung uminom ako ng Diane Pills, naging demonyo na ang ugali ko, hanggang ngayon, ayaw ko naman itigil. Ano advice, please? Para sa akin, I suggest na pwede naman sigurong i-less natin yung pagiging demonyo natin, di ba? Pagiging iba yung ugali, pwede naman siguro i-adjust natin. Kung di na talaga kaya, kung talagang ganun talaga yung, kung iba talaga yung pakiramdam nyo, kasi iba-iba naman yung pakiramdam natin, the way na gumagamit tayo ng pills, the way na umiinom tayo, kung sa'yo iba, sa akin iba, kung ganyan sa'yo, kung tuloy-tuloy talaga na iba yung pakiramdam nyo, nagiging, sabi mo nga, nagiging demonyo, nagiging parang tiger, lion, gano'n. Pagka ganyan, pwede namang i-stop natin. Pero, dapat bago natin i-stop, kailangan talaga, ubusin mo na yung 21 tablets bago natin i-stop. At mas maiging magkaroon tayo ng menstruation. Ito naman si Ellen, sabi niya, ma'am, totoo po ba na unang gamit, hindi pa pwedeng makipag-sex pag hindi pa nakapitong tablets. Kasi nung nag-take po ako, naka-5 pa lang po ako. Nakapag-contact na, may chance po bang mabuntis or wala naman po kung diretso lang ang inom. Wala naman po, hindi naman po mabubuntis kung dire-diretso ang inom natin. Unless tinigil mo, tsaka ka pa mabubuntis. So sa pitong araw na yon, na sinasabi na 7 days tablets, kailangan may safety ka, condom or withdrawal. Yun po, okay naman po yun. Mas safe, para mas safe po. Pero sa sinasabi mong 5 araw na nakapag-take ka na ng Diane Pills, okay naman po yun. Bago ka nakipag-contact, nakapag-take ka na ng 5 tablets, okay naman po yun. Safe naman po yun. As long as tuloy-tuloy po yung pag-take nyo ng Diane Pills. Ito naman si Zari. Hello, paano po ba pag-use? Ang pag-take po ng Diane Pills, sinasabi ko po, mas maigi po, panoorin niyo po yung isang video ko, isang vlog ko about sa Diane Pills 35. Kung ano yung effect niya, paano ba siya pag-take, kung saan ka banda safe, ganon. Kung ano yung bad and good effect niya sa atin. Pero sasabihin ko na rin siya paano siya mag-take. Ang pag-take po natin, kunari, dito Tuesday ka, Monday ka nag-umpisa, dapat po talaga mag-umpisa sa first line. Sa first line po, bago po sa baba. Lagi nyo pong tatandaan na sa unang linya po talaga, bago po bababa. Ganyan po ang tamang pag-inom ng Diane Pills. Ate Rosie, Rose Santos. Hello sis, ask ko lang po, using trust pills, after
After ko po maubos yung pills ko, first week ng December ng period ko, maybe 3 to 4 days. Then after po nun, bali nagpalipas po ako na siguro ng 2 weeks. Nag-start po ulit ako ng new pack pills December 17. Ang ask ko po, nakaka 6 days na ako take ng new pills ko. Safe na po ba makipagtali kay partner? Yung nag-rest po ako ng 2 weeks, wala pong contact nun. Sana makasagot si safe na ba yung 6 days taking pills o hindi pa. Safe na po yun kasi naka-anim na po kayong take ng pills. So, safe na po. No worries. Si Nikki, eto naman, panibagong tanong ulit. Si Nikki, pwede ba yan sa breastfeed? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, hindi siya pwede sa mga nagpapadede, sa mga breastfeed. Kasi, kawawa yung baby, kay baby effect yan. So, di ba? Kaya, I suggest na yung mga nagpapa-breastfeed dyan, mga buntis, bawal po siya uminom ng Diane Pills. Kay Mary Santos naman, Mary Ann Santos, may tanong siya, paano sa pitong days rest siya tapos contact kami? Safe pa din ba yun? Opo naman, safe po yung pitong araw na yun na pahinga. Safe po yun na makipag-contact kay mister o kanino man, sa boyfriend mo man. Safe po yung pitong araw na yun. Kay Diane Marie naman, ang sabi niya, tanong ko lang po, what if uminom ako ngayon tapos kinabukasan dumating po dalaw ko? Pwede pa rin po uminom kahit meron akong dalaw. Opo, pwede. Pwede po tayong uminom ng Diane Pills, may period man o wala. Basta andun po yung 7 days na pahinga. Sa mga hindi first timer ha, andun po yung 7 araw na pahinga. Ito naman, isa pang tanong kay Jeremy. Sabi niya, kailan po pwedeng mag-start uminom ng Diane Pills? Kapag nireregla lang po ba? Or okay lang uminom kahit walang regla? So, sinasabi ko sa inyo, yung mga first-timer user po, kailangan po talaga may menstruation kayo. Kahit po sa unang period nyo, second, third, fourth, or kahit pagkatapos ng mens nyo, basta wala pong contact, okay lang po yun. Huwag lang po kayo uminom na wala pa yung menstruation nyo. Huwag din po kayo uminom na wala din kayo. Huwag din po kayo uminom na may contact kayo. Kailangan po uminom kayo ng Diane Pills na may mens sa mga first timer. May mens po talaga. Or kahit po after ng mens, basta walang contact. Mas safe po. So, ayun na po lahat. Nasagot ko na po lahat ang mga katanungan nyo, mga ma'am, sir, kung ano po yung mga tanong nyo, kung yung mga curious sa mga pag-take ng Diane Pills, kung paano ba siya inumin, kung safe ba ito, kung may reseta ba ito, kung saan ito nabibili, kung magkano, kung ito ba ay safe ba sa 7 araw na yun, kung safe ba makipag-contact kahit naka-5 tablets ka na o naka-7 araw ka na, kung safe ba sa mga breastfeed, ganun, kung pwede ba siya sa mga buntis, kung pwede ba siya sa mga age of mga 50, 30, ganyan. Lahat po, wow, ang daming tanong. Pero salamat at napanood nyo ang aking video, ang aking vlog about sa Diane Pills 35. So, eto na po. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, sa mga sumabay-bay. Marami pong salamat sa lahat ng mga sumabay-bay sa aking channel, sa aking mga video. Mga nagtatanong po dyan, sa maraming nagtatanong po. Maraming salamat po sa inyo lahat dahil interesado po kayo sa aking video, sa aking vlog. Kung paano nga ba si Lilian. I hope na panoorin niyo po ang ibang mga vlog ko, ang ibang mga video ko about sa mga pampaganda. Dahil about sa pampaganda, dyan po tayo magaling. Hindi naman po sobrang galing, pero may alam din tayo.
Ayun po, magagabi na sa sobrang dami ng mga katanungan. Nasagot ko na po lahat. I hope na panoorin niyo po ito. At maraming salamat po lahat. Sa mga first time dyan na mapanood ako, sa mga bago dyan, please naman po paki-subscribe ang aking channel. Paki-click ang bell notification para ma-notify kayo. Thank you. Thank you and God bless.